Ito na yata guys. Lagpas ako. Ito na yung MX Messiah Fairground. Yo guys. Dali lang pala niyang hanapin. Kasi ito. Teka, hintayin ko lang si Boss Mark, ang ating coach for today. Yo guys. Papasok na ako dito sa MX Messiah Fairground. Yeah. Ano rin pala to? Training ground ng LTO. You know? Mamaya, kita tayo. Yon. Ah, okay, ito yung nakikita ko lagi sa video. Ayos, ayos. Yo mga boss! Good day at magandang araw sa inyong lahat dyan. Kamusta naman kayo dyan? Sana okay lang kayong lahat dyan. At sana, palagi kayong okay. So yun mga boss, for today's video, madami-dami na rin kasi yung nagre-request tungkol sa tutorial video about sa wheelie ng underbone or yung mga decambio ng motor. Dami na, marami na ako natatanggap na message. Kaya ito, ayan, para sa mga gusto talagang matuto or maka-experience man lang, ito, safest way para matuto ng wheelie. Yan, lalo pagdating sa underbone, decambio, backbone, or ano man tawag sa mga motor. Or pwede ka na rin mag-jump up to big bike, motocross, or big bike. So, eto na yung first ever wheelie school. Yan, wheelie, tungkol about wheelie, riding, ano, here in Taytay, Rizal. So, here. All the way from Bulacan, dinala ko kayo ngayon dito sa MX Messiah Fairground. Lalagay ko yung link ng lugar na pwede niyong search sa map yung mga gustong lalo pumunta rito, di ba? Lalo yung gusto magsanay ng wheelie. Yung coach for the day and slash stunt rider. Idol ko to, hindi pa ako nagpamotor. Nag-i-stunt na to. Ayan o. Oh. Yeah. Mark Louie. Diyan sa sayo. Yeah. Ikaw mo yung artista. Grabe naman, hindi naman. Nag-double lang ako. Mga mali artista kasi ito yung mga ganap nito eh. So ngayon kasi dito sa area na to, meron na silang, ayan o, makikita nyo, wheelie machine na tinatawag. Wheelie device, wheelie machine, kung ano man ang term yun. Ito yung device para makatulong sa mga nag-aaral mag-wheelie, mas mapabilis yung pag-aaral nyo, mawala yung lula nyo, tsaka ma-experience nyo talaga yung wheelie. Diba? Ayan, pakita ko sa inyo. And so guys, mamaya tuturo sa atin ni coach kung paano gamitin itong motor na to. Okay. Tapos mamaya tatry ko din kung ano bang feeling dito. Tsaka papaturo na rin tayo pagdating sa, ayan o, decambio. Yeah. Kasi maraming tanong eh. Ang daming interesado pagdating sa ganitong klaseng motor. Mamaya ako ito, umulan. So ngayon coach, yan. Paano ba gamitin itong wheelie device na to? Diba? Ito talaga, ginagamit to para sa mga gusto talaga matutong mag-wheelie. Kasi kaya may device na ganito. Para kung halimbawa so sobra yung motor, mabibihate niya. Same din ang parang sa pagbabalance na tsaka pag take off ng motor, pag halimbawa aangat na. Dito kasi pag may ganito ka, pag may wheelie device na ganito, syempre dito, hindi ka, totoo naman talaga, hindi ka matatakot na ano dahil nasa isip mo. Meron nga eh, may device nga na ano, paano ka o-over. Dito matututunan kung paano magpaangat, kung hanggang saan yung lula mo, kung hanggang saan yung limit mo. Tapos, same din sa preno, lahat ng pag-release ng clutch, ng throttle, na dito lahat na ano. Yun, so advantage talaga na meron ganito, di ba? Mm-hmm. Yeah, safe.
Kasi dito sa pagwiwili, hindi lang naman to basta-basta forma o tinatawag ng iba na yabang, di ba? Dito kasi, mas matututunan mo yung throttle control at lalong-lalo na yung pagka-preno. Oo. Di ba? Sige sir, panood ako kung paano gamitin. Di ba? Okay. Basta, lagi naman, di ba, pag halimbawa mag-isad, kailangan mo talaga naka-safety gear, kailangan mo lagi na may helmet, yan, gloves, tapos nakasapatos para mas komportable ka. So, i-demo ko muna, ito muna. After nito, mamaya papakita ko naman sa inyo kung paano pagpawili gamit yung isang motor na walang wheelie device. Yun. Ito, syempre sa pagpawili, kailangan lagi pa rin sakto ang pwesto mo, nasa center ka pa rin. Tapos ang paa, lagi sa preno, lagi ka nakaalali. Kasi itong preno sa likod, ito talaga yun para hindi ka umover. Ito ang pipiit sa motor din. Para bumaba ang motor, preno, or pwede mo rin ibalik ang throttle, bababash lang ang pusa. Yun, ayos, ayos. Advantage pag halimbawa may ganito. Kasi pag halimbawa may ganito, automatic, ganun lang. Hindi mo na muna kailangan mag-balance dito. Tapos, doon, nasusukat mo lahat kung gaano ka, kung hanggang saan yung limit mo ng pagtaas. Kaya, mas okay talaga na may ganito to. Sa mga mag-aaral talaga nito, in-advise ko talaga na kailangan nyo na may ganito. Hindi mo maiisip na matakot or ano yun. Oo. Dahil wala ngang wala kang pagbabalance na gagawin, puro ganun lang. So, ibig sabihin, mas matututunan nila yung throttle control, di ba? At saka pag-release ng clutch at paggamit ng preno. Oo. Yun yung pinaka-basic eh, di ba? Oo, yun yung pinaka-basic talaga. Kailangan mo talaga maano yung pag-control ng throttle. Yeah. Tapos, pag-control ng preno, yung timing ng release ng clutch, ng kasabay ng throttle. Kasi, pag-angat nito, yun naman talaga eh. Hindi pwedeng basta yung pipigain mo lang iano. May timing din yun. Yun, yun yung term dun eh. May timing din yun. Oo. Diba? Ayos. Tapos yun nga, pag halimbawa ano na, yung timing sa preno, sa gas, yung pag preno, gas, preno, gas. Okay. Parang mandar ng motor. Yun. Oh, ngayon, tatry naman natin kung kaya ba natin yun. Yan. Naman, kaya kaya diba? Yun. Testing natin kasi wala akong alam sa ganito. Scooter lang din yung lagi kaya ganito. Try ngayon natin. Tingin naman natin ngayon. ako naman. Sige, para lang siyang normal na motor. Pero, may balancer. Uy, namatay. Eh, wala na palang. Okay na. Testing. Astig! Eh, saan may preno sa paa yun? First time, para akong ano? Nakabike na may balancer. Sana kaya ako. Welo, one, two. Nabudulas. Sarap! Nakakalula din ha! Meron sarap! Astig! Antay mo kumabit yung gulong eh! Astig! May hang time! Dito tayo sa gitna! Loyo! Okay, yun pala yun. So, disadvantage naman na may ganito.
is kung saan saan nagpupunta dahil nga pinipigilan ng mga side wheels. So, eto. Try pa natin another. Dumudulas. Isa pa. Ganito pala feeling ng may wheelie device. Lo. Woo, kulang pa tayo sa throttle control, oh, 'di ba? Hindi porket sanay na ako mag-wheelie sa scooter, is madaling lumipat pagdating sa underbone. So iba pa rin talaga. Hey, doggy. Para nag-gym. Sorry. Hindi nga pala ito ordinary motor. May balancer nga pala. Hindi rin talaga siya basta-basta ano. Talagang bubuhatin, hanapin mo rin yung timing niya. Bubuhatin mo rin talaga. So yun, di ba? Mahaba-habang pag-aaral din talaga. So sa mga interesado talaga, dapat magpunta sila rito para matry nila yung may wheelie device. Astig, hindi rin. Ang sarap eh. May lula pa rin, pero at least sa pakiramdam mo, safe ka. Diba? Kasi wala, walang pag ano, no? Ang astig lang din. Hahanapin, yun nga lang, pag ganito, hahanapin mo yung timing. Kasi may time na. Parang... Depende rin kasi sa, ano, kalsada. Oo, yun lang. Pero okay, pag nakuha mo siya, para ka namamasyal. Oo. Pag, kunyari, kumapit yung gulong, umangat na agad, wow, para ka nalang namamasyal. Advantage ng may ganyang device. Oo. So, masarap talaga mag-aaral lang wheelie pag may ganito dito. Diba? Sige. Alam mo yun dahil nagpapawili ka. Alam oo. Yun nga. Ito nga sinasabi ko ngayon. Hindi porket nagpapawili sa scooter pag lumipat sa decambio, eh ganun na lang. Maganda pa rin dumaan sa proseso. Diba? Astig! Pwede to sa mga gusto magsanay rin sa big bike, ano? Oo naman. Oo, yun. Diba? Yung mga gusto, yung mga may big bike dyan, yan, pwede silang dumayo rito para magsanay. Ayos. Woo, sarap na. Mahaba na siya. Astig. Yan. May part no kasi madulas. Ah. Woo. Parang drift bike eh, no? Saan talaga napupunta? Pero saya, promise guys, try nyo, punta kayo rito. Tapos ngayon, papakitaan tayo ni Coach, di ba? Coach, pakitaan mo naman ako nung walang ganito. Ayan o, yun. Yan. So ngayon, wala na yung wheelie device, ayun yung motor na may wheelie device. Tatry naman ni Coach. Yeah, Coach Mock. Uy, mas masarap. Kagaling at kalupit si Coach.
Napakalupit naman ang mga tira mo na yun, coach. Okay, thank you. Yun, sige. Kaya pala, sa mga gustong matutong magpawili, pwede nyong i-like or sundan yung page namin sa MMF, MX Misaya Fairgrounds. Makikita nyo sa Facebook, type nyo lang. Tapos doon, pwede kayong magtanong kung halimbawa, yes, paano yung sa tutorial o Willy School. Tapos pwede din magtanong kayo kung halimbawa gusto nyo sa mga matutong magmotor or mga magmotocross. Doon, nandun lahat ng details. Yun, sa mga gusto rin mag-racetrack, ayan, yes, no? Motocross naman, ayan. Open na po yung ano namin. Yeah, yung racetrack namin. Sa susunod, dadayuhin naman natin to pag may mga nagja-jumps na. Tsaka si coach, sigurado magja-jump din yan, eh. Di ba? Ayos. Gusto ko yun. Lagay ko dito sa link, ay sa baba, sa description, yung link ng page nila. At tsaka syempre, Facebook na rin ni Sir Mark. Di ba? Sir Makmak, Coach Makmak. Yeah. Ayan, oh. Ayos, thank you. Napakalupit mo, coach. Thank you. Ayos. Dinayo pa ako niyan dito. Ang layo niyan. Bulacan to, Taytay. Thank you. Ayos.